This is Apsa Osar, and I will share to you in this video the secret to saving and building your future. So ito po yung ating financial literacy class and investment seminar dito sa IMG. Yan. And part po ito ng aming vision and campaign dito sa IMG. Kailangan talaga matutunan natin how to control our money. So siguro na nag-isip mo itong video na ito dahil may nag-share sa iyo about our financial education campaign dito sa IMG. So ang goal po namin is to educate 30 million families by year 2030. Or baka isa ka din sa mga nakakita ng post na ito about Jollibee, di ba, na pwede ka na maging shareholder ng malaking companies kagaya ng Jollibee. Or ito, post na ito, di ba, paano mag-start ng mutual fund investment sa halagang 1,000 pesos through IMG Membership Program. So yun, ang i-share ko po sa inyo ngayon, no? And again, I'm Apsa Osar. So ako po ang mag-share sa inyo on this session. And I'm one of the financial educator and CEO trainer dito sa IMG. Pero syempre, before po natin mag-discuss talaga kung paano ba talaga mag-start mag-invest, unahin muna natin ang pinaka-importante investment na dapat meron tayo, which is our financial education. No, and we are so proud na part kami ng IMG, no, dahil ang IMG is one of the few companies na tuturo talaga about financial education through our online seminars, training, and through this book. No, so, kung gusto mo magkaroon ng copy ng e-book na ito, hingi mo lang to the person who shared to you this video. Pero again, umpisahan niya natin, why we need financial education? So, bakit nga ba kailangan natin or importante matutunan natin yung financial education? So, again, in our book, no, so sabi po sa introduction part ng book na yan, when it comes to securing and saving their future, many good people fail and many hardworking people fail. Diba? Ang simpang naman natin, no? Or nasasacrifice tayo working abroad, diba? Hardworking tayo, mabuting tao tayo, nagsishare tayo sa family natin, sa mga kakilala natin. Pero bakit ganun? At the end of the day, wala pa rin talaga tayo naiipon. So ibig sabihin, merong mali sa ginagawa natin, no? And young people fail, old people fail, many teachers fail, engineers and doctors fail, even professionals. And yun nga po, no, I'm a CPA by profession. Accountant po ako, no, kaya lang in the first 4 years na trabaho ko sa accountant, wala din. Hindi rin ako nakaipon. No? So, iba talaga yung pamamanage sa sarili nating finances. And more on, natuturo po talaga sa atin is paano ba i-manage yung pera ng manalaking companies. So, ngayon, yun ang natutunan po dito sa IMG. Na kailangan pala matutunan din natin on how we can manage our own personal finance. Kasi kapag nakalimutan mo yan, hindi mo siya na-manage ng tama, marami ang nagre-retire na walang ipon. So may mga kakilala ka ba na nasa retirement years na, and ito din yung challenge. So saan kadalasan umaasa ang mga retirees? So tingnan natin, as per survey, 40% of retirees depend on their children. So, culture naman natin yan sa Pilipinas, no? Alagaan yung parents, grandparents, no? Kaya lang, kailangan baguhin natin yung culture. Kasi ngayon, di ba, kung na-experience natin, nasuportahan talaga yung parents natin, and medyo tayo nag-struggle din, and pag nagkaroon ka pa ng sarili mong family, so sandwich generation na yan. So, kailangan dumating yung time, the next generation, tayo, hindi tayo aasa sa mga anak natin. So, then 20% abandon, tayo hindi na kaya suportahan, no, yung parents, grandparents, no, so iniwan na lang sa mga nursing homes or old poor agent. Siyempre, ayaw din natin mangyari yun. 30% forced to continue working. Di ba, yung kahit nag-retire na, pipilitin mo pa rin magtrabaho, no, o yung mga nag-a-abroad, no, di ba, pagka-uwi dito, nag-retire, hahanap pa rin talaga ng parang para kumita ng pera. At 8% nag-rely sa pension. Ay, magkano lang naman yung SSS, SSS, di ba? So, meron na, pero sobrang konti lang. And only 2% lang yung financially independent. No, so, sobrang konti yung marunong. No, and our goal dito sa IMG, matutunan natin paano tayo maging financially independent. So, yung mga investments, mga nakikita nyo po, is part lang yun
di ba? Para ma-achieve natin yung financial independence. So dito sa iyo, di mas malawak, di ba, yung madi-discuss natin. Paano talaga tayo mag-guide until dumating yung retirement years natin, no? At yung marami na po nag-fail, no? Hindi nakakapag-prepare, no? Dahil kulang talaga sa financial education. So yan ang kahalagahan talaga ng financial literacy. At sabi nga po, no, kilala ng author, no? Robert Kiyosaki, author siya ng Rich Dad Poor Dad. If you want to be rich, you need to be financially literate. No, kaya dito sa IMG, ang muna natin gagawin talaga, aaralin natin, no? The basic concepts, paano ba talaga mag-start to save and invest correctly. So, unahin na natin. Sobrang basic lang naman ito, eh. Madali lang siya matutunan, no? And our first concept is what we call the expert concept. So, ano ba itong expert concept? This is a financial planning strategy. No? Financial planning strategy na ang goal natin, kailangan habang tumatanda tayo, yan, tumataas muna natin yung money line natin, diba? At bumababa ang ating responsibility. No? So, ganun dapat, no? From younger to older years. No? Kaya lang, kung mapapansin mo ano, sa tuwing na buhay, bakit parang baliktad? No, baliktad, no? Habang tumatanda, hindi tayo nakakaipon. No? Then yung responsibilities dumadami pa. So, ibig sabihin, meron tayong kailangan i-correct, no, dito sa ano natin, sa concept natin, no? And we have different responsibilities. So, ano ba yung mga responsibilities natin? We have our basic needs, no? Food, shelter, clothing, no? So, yan yung mga gastusin natin na hindi naman libre. So, kaya kailangan talaga natin magtrabaho. We work hard for the money. At yung ating first stage, active income. Pero huwag tayong maglilin sa active income lang. Kailangan from active income, matutunan natin how to create pasan yung working for you. Ito ganda yung pera mo, yung magtatrabaho sa iyo. So, magatin talaga yung time na yun, dadating yung time na ano tayo, hindi na kaya magtrabaho, yung kagaya na sa survey natin, di ba? Kailangan magkaroon talaga tayo ng sources of income. So, paano mag-create ng passive income? Magkaroon ka ng isang business, di ba? Na kahit wala ka, kumikita yan. Or, another way is to save and invest properly. So, kada piso na ipon mo, piso na pagbaba ng responsibility mo. So, kaya mapapansin mo, sample, 2 million yung total responsibilities mo, ano nasapak mo. So, kailangan makapag-ipon ka na 2 million on your retirement years. Diba? And that 2 million will work for you. Kailangan invested properly siya. Okay? And, yun nga lang, this is a journey sa buhay. Kailangan matutunan natin how to secure, diba, yung journey na ito. Sa mga possibilities na pwede mangyari, what if we die too soon? No? So, sino ang affected dyan? Siyempre, yung family natin. Lalo na kung wala pa tayo, ipon, diba? Sobrang konti pa yung ipon natin. So, we need to learn how to protect our family through life insurances. So, yun po yung first financial tip na kailangan natin matutunan. So, napakahalaga po yan, lalo na to protect our family. Then second, if we live too long, kailangan matutunan natin how to protect ourselves. No, kailangan matutunan natin how to have investments. Pero hindi lang basta-basta investment. No, kailangan meron pa din long-term health care. No, kasi akala natin kung tumanda tayo, okay lang na marami kang property, marami kang pera. Pero again, during our older years, dyan lalabas yung sakit. And isang sakit lang, wipe out. Kaya ubusin po ano meron yung family. And that's our three major financial needs. Life insurance, investments, and long-term healthcare. So, yan yung mga kailangan natin matutunan. No, but again, may problem pa rin. No, bakit hindi talaga tayo makaipon? No? Most people want to save, but don't know how. Most people know only how to spend. No, tama ba? Di ba? Pagdating na natin ng income natin, ano una natin ginagawa? Di ba? Bayad ka ng bills, utilities, at doon ang matira yun ang ipon. No, kaya lang madalas, walang natitira. No savings. And yan, dyan din ako dyan. Nandyan din ako, no, kaya hindi rin ako
makaipon before. So, paikot-ikot ako yan. No? So, kung na-experience mo yan, no? Hindi ka makaipon, baka ganito ka rin. Di ba, nandito ka sa poverty formula. So, kailangan natin i-correct yan. No? So, to correct that, kailangan matutunan natin yung tinatawag natin na saving the right way. No? So, ano ba yung saving the right way niyan? Ito yung ating solution. No? Saving the right way, kailangan matutunan natin. Kailangan makorek natin yung pag-iipon natin. And our formula. So, instead na unahin natin yung gastos, unahin natin yung ipon. Diba? So, we have a mas magandang solution. Pay that in yourself first. Out of your 10%, 100% income, 10% will be covered by tithes, church, ministry, communities, and time to grow. Then 20%, yun ang ating pang-ipon. Yun ang iadat natin for our future self. Then 70%, yun ang ating pang-gastos. Kung provide sa family, di ba? Lifestyle needs natin. No? At yan, kung ma-apply natin yan, abundance formula. So, tinuro yan ni Brother Go. So, kung isa ka din sa mga followers ni Brother Go Sanchez, yan, kagaya namin. So, isa to sa ina-apply natin. Okay, so yan, matututunan natin, no? 20% i-save natin. Pero again, saving is good, but it's not enough. Diba? Hindi sapat na magsisave ka lang. Kailangan, matutunan mo din how to maximize the potential growth of our money through power of compounding interest. So, ano ba yung power of compounding interest? Yung interest sa ipon mo, nag-interest pa, so mas nag-grow. Diba? So, instead of nasa bank pa lang, hindi nakita dapat compounding. So, paano ba natin kumpitin yan? So, we have a simplified formula. No? Ang tawag dito is the rule of 72. Applying this formula, malalaman mo kung gano'ng pabilis madodoble yung pera mo. Depende kung saan siya nakalagay. So ito lang yung formula natin. 72 divided by the annual interest rate equals number of years kung kailan siya madodoble. So kung naglagay ka ng pera sa banko, magkano interest rate sa banko? 0.25, ang liit. So iramot natin, sumuhay, 1%. No? So regular savings account ko ito ha, meron pang 10,000 pesos. Sa regular savings account na kumikita ng 1% kada taon, no? So ilang years yun bago madoble, maging 20,000. So 72 divided by 1, 1% equals 72. So it will take 72 years. No? So anong age mo na ba ngayon? Let me add mo ang 72. Maabutan mo pa ba? Di ba? Ang tagal, no? So years, no? Bago madoble talaga yung pera mo. So kailangan matutunan natin paano natin mamamaximize o saan tayo maglalagay ng ipon natin. So another example, 4%. So sa 4%, ano naman natin dyan, yung mga time deposit, cooperatives. So kung dyan tayo maglalagay, 72 divided by 4, 18. So ibig sabihin, every 18 years for your money to double. So kung 29 years old ka ngayon, so example, no, 29 ka, meron kang 100,000 pesos, nilagay mo sa, sabihin natin, time deposit. So after 18 years, 47 ka na, madodoble yan, 200,000. Another 18 years, 65 ka na, 400,000 siya. So kasha na ba yung 400,000 for 65 years old na nag-retire? Kulang yan, no? Sobrang liit. Diba? Pero again, ang question dito, anong ginagawa ng mga financial institutions na doon sa pera mo na nilagay dyan? So, sabihin natin, bangko, di ba? Yung 100,000 mo, nandun na sa vault, di ba? Hindi. I-invest nila yan or ipapautang sa'yo at higher interest rate. Or sabihin natin, sila yung mag-invest sa stock market, mutual funds, na in the past years, yung average return is 12%. No? So, tingnan natin ano yung magiging return niya. Kung yung 100,000 mo na nilagay dyan, in-invest nila at 12%. So, 72 divided by 12, 6, ibig sabihin, every 6 years, magdodoble yung pera dyan, no? So, yung 100,000, after 6 years, nandiyan 200,000, another 6 years, 400, 800, 1.6, 3.2, naging 6.4 million. No? So, ano yan? Magkano yung ibigay sa'yo ng bank or ng financial institution? 400,000. Buta lang. Di ba? Grabe, buta lang nung kinita ng pera mo. No? So, nasa yung 6 million, nandun na yan sa financial institution. That's
their business. Hindi naman po sa ngayon, talaga yung negosyo, may financial institution eh. Kaya lang, on our part, that's the cause of financial ignorance. Dahil hindi mo alam, for every 100,000 na nami-mismanage mo, nawawalan ka ng 6 million pesos na potential growth sana ng pera mo. Diba? So, yan po ang kahalagahan din ng financial education. Kaya kailangan talaga mas matutunan natin ito. No? Yung 6 million, no? Napakalaking bagay na yan. No? Pwede ka na mag-retire for that amount. Okay, so napakaganda na mas matutunan mo ito through our IMG Financial Education Program. No? So another example, paano kung i-apply natin, no? Yung pag-save, pag-tipid, yung i-invest mo siya. No? So let's say, ito yung usually nagagastos ni spender. Diba? So soft drinks, Starbucks, dine outside, dine sa office, branded shirt. No? Pero right after na mapanood mo itong video na to, hindi ka na spender. Na-realize mo na, kailangan ko pala mag-save. No? Mga small amount na pala yung kailangan ko ikunin. Diba? So, nag-tubig ka na lang, 3-in-1 na kape, dine home, backlash, no brunch shirt. Diba? So, magkano yung potential na may ipon mo sa isang buwan? So, ang potential ipon mo out of 20 pesos a day. So, kaya mo ba mag-save ng 20 pesos a day? Kaya mo ba? Siyempre, kaya natin yan, no? That's 600 pesos per month. No? Kung kaya mo pa na mas malaki ang ipunin mo kada buwan, 2,600 or 3,200 or 2,000. Diba? So, posible talaga tayo makaipon. Diba? Pero huwag tayo titigil again sa pagsisave lang. Applying the abundance formula, yan, save tayo, applying the compounding interest. No? So, ang potential growth ng pera mo, 600 pesos per month through proper investing can actually grow up to, magkano kaya yan? 3.4 million pesos. No, yung 2,600 mo can actually grow to 15.1 million. Your 3,200 pwede maging 18.6 million. Yung 2,000 mo pwede maging 11.6 million. No, so, ibig sabihin, posible talagang maging multi-millionaire ang isang tao. Ito lang yung key points natin para matutunan natin yan. Una, discipline of saving. Kailangan matutunan mo sa na mabago yung habit mo ng paggastos. Second, right financial instrument na may potential growth na 12% pataas, which is yun yung itutubo namin dito sa IMG. No? Mutual funds, long-term care, other investments na may potential growth, matututunan mo yan dito. And patience and time. So to grow our money, long-term po talaga yan. So hindi po mabilisan. So nakakalungkot kasi kaya marami ang nai-scam, gusto ay mabilisan yung paglago ng pera. Pero the legal way, growth of our money, it takes time. No? So kung gusto mo mas mabilis, di ba? Kasi mapapansin mo, 35 years yan. 35 years for it para mangyari yan. Pero kung gusto mo mas mabilis, compress mo, lakihan mo yung ipon mo, di ba? 20 years lang or 15 years, no? Pero pinakita lang natin dyan na kahit small amount, pwede talaga mag-grow yung pera natin. Okay, so kailangan lang ng tamang mag-guide sa atin. So ano ba yung mga example? No, kagaya nito, ito yung mutual funds. So, ito sa tinuturo namin. No, so mas matututunan mo itong mutual funds when you become an IMG member. Pero to give you an overview, so ang mutual fund, professionally managed po yan. Very liquid, anytime pwede mo bigruhin, diversify, yung minimum investment requirement, 1,000 pesos, no, pwede ka na makastart. No, through IMG, pwede na. No? At yan yung imamanage na ng mga fund managers at i-invest na through ganyan, stock market, no, or other investments. No, very transparent, ipapakita mo saan naka-invest yung pera mo. Strong track records, safe and secured, and yan, gains are tax exempted. So kaya napakaganda mag-invest talaga. So matututunan mo yan dito sa IMG and ito yung sa kasama sa benefits natin. No? Pwede kang maging investor ng Sodibo Strategic Growth Fund. No? So again, sa halaga 1,000 pesos, so investor ka lang ng mga companies na to. So ano ba yung mga companies na yan? SM, Ayala, BPI, Financial Container, Video, Jollibee. No? So kung nakita mo yung Jollibee na post natin, di ba? So, ayan, investor ka na talaga when you become part of IMG.
Okay? And next naman natin ay i-assess natin ang ating financial situation. So, nasan pa tayo ngayon? Diba? Nandito pa sa part na to? Or unstable? Ano? Or nandito? So, kailangan mag-build natin ang tinatawag natin na solid financial foundation. Kasi ito, unstable, masabi mo lang yan, di ba? So, ano ba yung solid financial foundation? Step by step, no? Like building a house. So, kailangan habang nag-i-invest ka, secure ka, no? Meron kang healthcare. So, again, isang sakit lang talaga sa family. Kaya ubusin ko anong meron tayo. But we need to learn about short-term and long-term care. The next is life insurance protection. Habang nag-iipon ka, no? Whatever happens, meron ipapamalas sa ating family. Diba? Then second or third is debt management. Settle muna ang mga utang, diba? Baka mas malaki yung interest dyan. Then kailangan may emergency fund din tayo. No? Para kung may biglang kailangan ng pera, meron tayong maiing cash tayo. And syempre, focus na tayo on our investment. No? So napakalaga talaga ng healthcare. Yung po yung pinaka baseline natin. Yung pinaka foundation. No? Napakahalaga na ma-start po natin yan. So, how to invest na? How to start? No? So, to invest in yourself first. Kaya yung best investment na magandang master talaga natin. And invest in your financial education. So, then you can also become an IMG financial educator. Become your own financial educator dito sa IMG. Diba? So, yan, marami tayong matuturuan, diba? We want to educate your immediate families, no? And syempre, ito na yung mga benefits natin, no? So, syempre, yan din yung ating financial education, we have the workshops, so may mga books tayo, yan, may IMG Academy, may access tayo through our online learning, may mga certificates pa tayo dyan, diba? And may mga financial check-up. At ang gusto kong i-highlight, automatic may 100,000 personal accident insurance ka na. No? And may opportunity ka din to avail a 50,000 memorial insurance for 500 pesos only. Dito pa lang, sulit ka na doon. Pangalan sa seminars, sa training, di ba? Bawi-bawi na yung ano mo, yung membership mo dito. And meron tayong mga free gifts pa as an IMG member when you enroll. You will have an IMG Vision Care, no? Eye check-up, with 2% of claim per year. And we have partnership with Kaiser Medical Center. Parang sa school, di ba meron tayong school clinic. Kung mas mapakiramdam ng estudyante, papa-check-up. So tayo, as an IMG member, pwede tayong magkaroon ng free consultation sa Kaiser Medical Centers. May discount tayo sa mga laboratories and medical services. Pati family members natin may discount. Kaya ito na, gusto ko din i-highlight. Automatic, meron kang 1,000 opening balance sa Survivo Strategic Growth Fund. So, again, naka-invest na yan dito sa mga companies na to. Diba? May SM, Ayala, Yandidi, o Jollibee. No? Kaya tama talaga yung mga nakikita mong posts na when you become an IMG member, no? Okay, investor ka na dito talaga kagad, no? Ng mga companies na yan. At pwede mo yan dati lang minimum of 500 pesos. Pero hindi lang yan. There's more. No? May access pa tayo sa healthcare products natin through Pfizer. At nandyan din yung long-term care. No? So maganda, masakalga natin yan. Life insurance through Manila Bancos Life. 0% entry fee sa mga mutual funds natin. Online trading platform. May access din tayo dyan. No? At maaaral din natin. At partnership with Palawan Express. So may mga place kasi tayo na walang malapit na banko. Pwede through Palawan. At may mga discounts din, no? Discounts sa non-life insurances, no? Sa real estate, bili ka ng house lot or condominium, pati memorial lots, may discount tayo, no? And special courses, meron din tayo, no? Ano pa? We have three services din, Everest Memorial Service, Asset Preservation Service, we have partner lawyers if you want to create a family corporation, bibili ka ng sasakyan, any brand, any model, may discount ka din. And the rewards in the financial industry. Yes, may reward, no? In sharing our mission and advocacy dito sa IMG, you can become a financial educator. No, pwede mo siyang gawin part-time, then eventually, no? Gawin mo din siyang full-time career at marami tayong mag-bless na family na matulungan natin ma-secure ang family and future mo na. Travel the world, yes, you can attend international conventions.
Nire-recognize din yung marami na tulungan ng families. Pwede kang magkaroon ng free short-term health care. There's more pa, no? Ang daming benefits, so contact mo lang. Yung nag-share sa'yo ng video na to, kung yung mga nagustuhan mo, no? We have a powerful members portal through online. Kaya kahit nasan location ka pa, pwede mo ma-monitor yung mga benefits mo at yung investment mo. Diba? At mga training platforms natin through online. Dominic Tools, we have updates, newsletters, and emails, and a new Rakash. Ano yung new Rakash? Para po siyang Gcash or Paymaya na pwede mo magamit. No? And if you're doing the IMG business, dyan ipapasok yung magiging income mo as a financial educator dito. No? Pwede mo din ipambayad. No? We have benefits there for our international members. No? Kung nasa ibang bansa ka, so mas madami kang benefits. Diba? If you're working abroad, kasi gusto talagang tulungan ng IMG yung mga kababayan natin na nagtatrabaho abroad. No? We have online visa card, no? Exclusive events and trainings. May mga contest din tayo, no? Para mas mapabilis ang promotion for international members. And worldwide protection. Ano worldwide protection? You already have accidental death benefit of 500,000. Meron pang burial benefit of 100,000. Accidental medical reimbursement, no, na aksidente ka, na-confine ka, up to 100,000 pwede mo i-reimburse. Acts of terrorism, no, may mangyari man, no, because of yan, terrorism, and unprovoked murder and assault, 600,000 din yan. So kung itototal yan, nasa around 1.8 million. So, at meron din accidental disablement, no, every parte ng katawan natin, may presyo po yan. No? So, ayan, pati kasama din yung repatriation service. So, ganyan kamahal ng IMG yung mga kagbabayan natin nagtatrabaho abroad. No? Kasi nagsasacrifice sila, gusto natin maprotektahan at ang ating mga families. Yeah? So, sobrang dami no? Ng mga benefits natin dito sa IMG. And, ito nga, no? We have a business scholarship program. You can become an IMG trainer and you can also earn extra income. So matututunan mo to on our succeeding trainings for the business ownership program dito sa IMG. So sobrang dami na natin benefits mo. No? Kaya ano talaga, maganda maging ano tayo, makapagpa-member sa IMG. So paano maging IMG member? Enroll ka na for 5,500 pesos. If nandito ka sa Philippines, no? Philippine base ka, for our kababayan abroad. So, nasa 175 US dollar to 180 US dollar, no? So, depende kung nasa location po, no? Meron tayong renewal na 1,500 pesos no, every end of December, right? December 31. Pero, yun nga, good news kung nag-join ka, November ka, na October, November and December, medyo mas maliit yung ano yung renewal mo, I think 500, 300 to 500 pesos, no? Pero yun, sulit na sulit pa din. And you will have online platform. So, mamomonitor mo yung mga benefits mo, no? The investment, nandyan din, matatrack mo. So, saan pa tayo pwede mag-invest? Yeah, so, you can also invest through our complete financial plan, yung ating long-term healthcare, so the three major financial needs. Kompleto na po yan sa ating long-term healthcare. No? So, Kaiser Ultimate Health Builder. So, in the next video, so sana mapanood mo, no? Or ask the person who shared to you this video para madiscuss itong ating Kaiser Ultimate Health Builder. 3-in-1 yan. Kompleto-kompleto. And bakit napakahalaga yan? On our working years, we are covered with a healthcare from 21 to 60 years old. No? Kaya lang, as long as we're part of the company. No? Nakakalimutan during our retirement years. So, dyan mapasok ang long-term health care. So, para yung prepaid health card, you invest during your healthy years, hindi yung nagagamit, nag-grow lang yan sa investment, di ba? Para pagdating ng retirement years mo, may sasalusay. No, meron kang pwede magamit no, during retirement years. So, ganda-ganda yung ating long-term health care. At pwede rin yung maging retirement fund natin, di ba? So, kaya, again, I encourage you to start our level of investment, the Kaiser long-term healthcare. Yeah, so, napakaganda po ng concept nitong long-term healthcare.
compared to a short-term healthcare. Kaya nga siya short-term, di ba? As long as you're part of the company or as long as wala ka pang 60 years old. Itong long-term healthcare, kahit abutin ka ng retirement years or 60 pataas. Di ba? So meron tayong coverage at pwedeng maasahan mo dyan. No? So napakaganda ng ating IMG program, no? Because of IMG, so you can become your own money manager. Mas mapapabilis mo ang pag-build the solid financial foundation mo through our recommended companies, di ba? At pwede ka rin mag-increase ng cash flow through our business ownership program, di ba? Syempre yung environment, no? So right community, maraming mag-guide sa'yo dito sa IMG. Kaya yan, let me share to you our IMG journey, no? How IMG help us. Diba? So, paano ko natulungan ng IMG? So again, may CPA with profession. So, akala ko talaga nun, pag CPA, yayaman na. Ganyan ba mindset ulit? Yamapirma lang. Pero, yun nga, nahirapan talaga akong makaipon. So, because of IMG, ayan, nakilala ko ang organization nito. We get educated on the aspects of personal finance. So, natuto ulit tayong mangarap. Diba? Natuto ulit magkaroon ng goals. Kaya for being an IMG member, students, una, ginawa akong part-time yung pagiging financial educator and trainer ng mga 6 months, no? Or almost 1 year. Then, after that, ginawa ko itong full-time career. No? So, pwede mo din ito maging back-up career. No? Yun, meron tayong mga international conventions. So, marami na din tayo nag-visit na countries. At every international convention na ginagawa natin, meron tayong mga nasi-share na kababayan dyan na matulungan din to save and invest correctly. And because of IMG, yan, dito ko rin po nakilala aking ex-girlfriend. Dahil sa pagkatay ko ng convention, so IMG member din pala siya. No? And yun, naging part ng IMG ng journey namin mag-asawa. No? From the time na nagkilala kami, diba? To the time na nag-propose, and during our wedding. No? So sobrang laki na itulong din yung business program natin, di ba? So, nakadagdag ng pang-fund, no? Yung wedding fund natin, no? And the right community, no? So, at ngayon nga, more on online yung ano natin, yung community natin dito sa IMG. And yan, we get recognized dito sa IMG. We are now one of the trainers. And recently, we get promoted to CEO. So, we are one of the CEO trainers na dito sa IMG. Ayan. So, I hope makatulong itong ano natin, learnings na na-share ko sa inyo ngayon, pero kailangan mag-take action ka. No? So, be financially educated, ang financial education, hindi siya kaya sa kukuhan lang, it's a lifelong journey. No? Pero nandito ang IMG para samahan ka, your journey. So, act on your financial needs and make the right choices. So, again, I encourage you to be part of IMG, contact the person who shared to you this video, no? Or pwede mo din akong i-message para makonect kita sa tao na nag-share sa inyong video na to. And I'm looking forward na makasama ka namin dito sa IMG. And sabi nga po ng aming mentor, Boss Rex Mendoza, no? Anchor yourself to what truly matters. So thank you so much po. I hope makatulong itong short video clip, no? Para mag-guide ka namin on your IMG journey, no? Eh yan, pwede niyo po akong i-add sa Facebook or i-contact. And again, I'm looking forward na makasama ka namin through this IMG membership program. So, thank you and see you in IMG.